Shoutout. Shoutout kay Shalsita, yan. Yan, support small YouTuber. Shoutout. Saan punta? Ah, sige, sige, sige. Sige. So, what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So, nandito tayo ngayon sa may SYM Puliland Branch para hanapin yung motor na babagi sa'yo. So, bago natin umpisa ng ating vlog, mag-subscribe ka muna sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na na-upload natin dito araw-araw. So, umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos yan. So yun mga best, nandito ulit tayo sa may SYM Puliland Branch para dito sa Daan Hari 175. Euro 3 na rin to mga best, no? So para sa ano niya ay 4 stroke, single cylinder. Ang kanyang bore and stroke mga best ay 62x58. So 175cc eksakto itong engine na to mga best. So carburetor pa rin to, air cooled and 5 speed. Naman sa kanyang fuel tank capacity, malaki-laki din kasi nasa 10.5 liters. At ang kanyang bigat ay magaan din, very light lang din, 110 kg. So pwede itong pang business or pwede nyo yung parang pang ano, single, pwede pwede to. Or pwede nyo ipang custom or gawin yung mga pang show, mga gano'n. Para dito sa ground clearance nga pala niya is 135 mm. So, ang maximum ano nito, ang maximum power nito ay 8.8 at 8,500 RPM, at ang kanyang maximum torque naman ay 12 Newton meter at 7,500 mga best. So may mga available na kulay ito, no? May black, red and blue. Para dito, yan dito sa may ano niya, sa may kanyang headlight is pang classic design, same lang naman ng na vlog natin na Honda X TMX mga best, yung Alpha na 125. So yun, ito may cover nga lang to, same nung kay ano pala, nung kay Skygo, no? So ayun, meron siyang takip dito, meron siyang windscreen dito. Yan, ito hindi naman siya masyadong sensitive ito. So syempre pag pampunas eh wag naman yung masyadong magagasgasan yung itong mga fairings niya or yung cover niya. Yun, wag naman sana yung ano, ingatan niyo rin siyang punasan para iwas gasgas. Para naman sa ilaw nito, meron siyang parang LED dito sa may gilid, no? Tapos halogen bulb, ang laki ng bulb na meron to. Tapos yung glass niya, ito glass to mga besa, same lang sa TMX. Ano siya, talagang malabo, malabo siya, hindi siya kitang-kita yung bulb. So meron siyang maliit na bulb, tapos meron malaking bulb. Tapos yung design niya rito, ayan, merong plastic dito, oh. Yan, protector, parang ano siya. Tapos meron design dito. Nandito sa may banda rito, yung busina. So naka-telescopic fork. Ito naman, meron siyang protector para sa shock natin, na goma. Yan. Maganda yung pagka-glossy nito. Yan, glossy gray. And then, yung kulay dito sa may front fender nito, okay sa akin yung dito naman, sa part na to, itong ano na to, may pagka glitters yung ano niya, front fender niya, yung kulay niya merong pagka glitters. Same lang din dito sa may kanyang shock, no? Sa telescopic niya, itong kulay na to may pang glitters effect siya. So ayan naman, same nung sa ano, sa nakita natin mga ganitong motor, no? Ito talaga pang mga pang city drive, pwede na to. Pero kung ipang long ride niyo to or ano, palitan niyo na lang ng mas maganda or parang dual sport na gulong, no? Yung pwedeng pang on and off road. So yun, ang size nito ay 2.75x17 dito sa harap mga best. So naka drum brake din dito at naka spoke wheels. Yan, U1 Ching din yung brand ng tires niya.
So, yan. Tapos, meron naman tong protector dito. Ito naman, metal or bakal siya mga best. Para dun sa protector dito sa mga wire natin. So, may extension naman to. Mahaba rin yung extension niya. So, para dun sa mga gustong mag tricycle or gawin itong pang business, meron na rin siya rito. So, kagandahan, may built-in rin yung pwede niyang paglagyan ng sidecar. Tapos yan yung pinaka chassis niya. Halos talagang wala, ano siya, naked siya mga bes. So sa ano, dito naman wala siyang skid plate, no? So paggawa niyo lang kung gusto niyo ng skid plate, to custom na lang kayo mga bes. So ito ay push rod yung makina nito mga bes, no? So yan, okay sa akin yung finish ng kulay dito. Dapat sana lahat ng itong part na to dapat ano na lang, silver na lang pati to. Dapat silver na lang tong block na to. Mas maganda siyang tingnan, no? Para sa akin na. Para sa akin 'yon, mga best. So dito sa part na to ay glossy black. Yan, naka dual head shifter na rin to. Dito sa part na to may goma, dito sa part na to ay bakal naman siya or metal. So ito naman sa foot pegs na to, goma. Halos paikot siya, goma mga best. So hindi siya napi-flip. Okay? So carb type, piston type yung gamit nila. So matipid-tipid yung carb na ginamit dito, no? Kahit sabi mong carb type siya, basta piston type, matipid yun kaysa sa diaphragm. Wala lang, ano ko lang. Sabi ng mga mekaniko na talagang nakakausap natin. So ayan, sa side stand naman, center stand, makapal-kapal yung ginamit na metal dito. Lalo na dito sa may side stand, tsaka sa center stand, no? So yun, dito naman sa part na to, gaya nga ng comment ko dati na yung foot pegs kasi nito ay nasa swing arm niya. Ito yung swing arm mga best. So yung tagtag nung ano, yung tagtag nung, or yung pagbabounce pag naluba ka is mapupunta dun sa OBR. So sana next time, hindi ko alam kung meron na ako nakitang nakaano siya dito yung ganitong style, kasi madalas nakita ko puro nakalagay siya sa swing arm eh. Kaya yung ano niya, yung bounce niya is mapupunta dun sa OBR talaga. So yan, naka dual shock dito sa likod, pero madalas sa 175 nakikita ko ano, pwede tong lagyan ulit pala. Pwede tong dagdagan ng shock, no? Kasi meron din dito. Yan. Yung iba kasi natatagtagan kapag sobrang dami ng shock dito, or apat yung shock. Matagtag daw, sabi nila. Hindi ako sure kasi yun. Yun, ito yung shock niya. Ordinary o standard shock lang naman to. Tapos meron na rin siyang chain cover. Ito, matte finish. Ang size naman ng sprocket dito, 42. No? So, sa likod, okay sa akin yung tires dito. Yan. U1 chain din. Tube type. Ang size naman dito ay 3x17. Naka-spoke wheels din mga best. So, naka-drum rake din siya. So, yan yung pinaka-design dito. Yan. Glossy, black. Ganda talaga ng pagka-black nyo. May mga glitter effect. Pati rito sa tanke. Yan pala yung pinaka-decals niya. Itong letter E lang. Halos lahat ng lumabas yata na ano, yung ano niya, logo lang niya, yung pinaka-decals ng Euro Motor. No. Pagdating naman sa comfort, meron siyang palubog dito. Yan, palubog siya rito para doon sa binti natin. Lalo na kapag matangkad or malaking tao ka, meron siyang comfort dito para sa tuhod. So, yun lang. Pagdating naman dito, meron na siyang bracket. So, di nyo na po problemahin yung bracket mga best. Pwede na kayong bumili ng kahit yung box lang, utility box lang mga best. So, yan, sa signal light and tail light niya, halogen bulb pa rin. Pero pag gusto nyo gawin tong classic bike, palitan nyo na lang to ng mas maliit. Tapos LED. Kasi ito, halogen bulb pa rin. Tsaka talagang pang tricycle yung looks niya dito sa may tail light. Pati yung signal light niya, ganun din. No? Halogen bulb.
So medyo malaki-laki. Tapos may protector din pala to. Para in case na yun talaga yung laging concern kapag pinagta-tricycle to kasi syempre aangkas dito yung customer, masasagi ito, mapuputol. Yun yung laging concern nila. So pagdating naman dito sa may ano, ito ay bakal. Lagay ng plate. Tapos yung fender nito, yan. Ito plastic, plastic pala siya. Akala ko stainless, plastic pala siya. No? Yan, plastic nga siya. Hindi ko alam kung plastic talaga siya, may pagka stainless eh. So yun, yun lang naman. Tapos dito yung tambucho niya, wala siyang cover, mayroon lang siyang letter E rito na logo. Pero naka high temp naman to, itong pintura niya. So hindi agad-agad kakalawangin itong motor, itong tambucho niya. So yun lang, haba lang nandito niya, diba? Eh iba kasi mas maganda para mas kita yung gulong dito. Iniiksian nila tong tambucho, no? So yun lang. Tapos ito, meron naman dito kickstart. So same lang din naman ng 150 tsaka 125, no? Naked na naked lang siya pagdating dito. So sana talaga kulay silver na rin to. Itong part ng kulay itim na nandito. Ay, kita nyo pa ba? Madilim na eh. Yan. So sa rear brake pedal niya, ito talaga, hindi ako fan ng ganitong pedal, mga bes. So wala lang kasi mas gusto ko yung ano na modern talaga. No? Pero sa mga pang tricycle, okay na rin to. Yan. So meron din tong oil indicator, meron siya dito. Merong nakalagay na high and low. No? Madalas kasi sa oil, hindi natin nakikita or napapansin nasa low na pala siya or wala na, natatagasan na pala tayo. Hindi natin alam. So yan, Euro 3 na rin 'to mga best, no? At meron din tong safety kapag nagpa-park kayo. Ayun, ayan, pa-park kayo, ano. Meron siyang susian dito. Ayun, susi niyo siya para hindi na nagagalaw, no? Pero ang ano kasi dito, disadvantage nito. Madali itong kalikutin at alam ko madali siyang matanggal sa pagkakalak. So, yun lang naman yung ano ko, comment ko, mga bes. Tapos dito naman, side na to. Ay, punta sa kabila. Dito naman, mga pang tricycle nga, is yung handlebar nya, same lang din, mga 125 tsaka 150. No? Stylish yung ano nito, no? Yung dashboard nya. Meron dito, ito yung analog to, mga bes. Tapos dito, yung speedometer, odometer, RPM. Nandito sa taas yung gear indicator nya, yung 1, 2, 3, 4, 5. Signal light sa may gilid na to, tapos neutral at kapag naka high beam ka, ito, itong logo na to. So yan yung ignition key niya, napakasimple lang yung susi niya, maliit lang yung susian niya mga guys. Tapos yung ito, lever niya, okay yung lever dito, tapos meron din siyang cover. Yan yung mga switches niya, di naman siya ganun ka premium pero okay na din, no? Ito tawag ito park light and headlight mga bes. So yun, meron din siyang hazard. Ay no, may hazard din pala to. Tapos ito, electric starter mga bes. So sa grip niya, ito wala tong bar end, so hindi niya malalagyan ng side mirror dito sa may handlebar, no? Dito sa may bar end mga bes. So yung ano niya, yung throttle niya, napakalambot, ang suwabe, tapos ang lalim din, yun o. Okay din naman, makapit din naman to. Yan. So dito naman sa side na to, yan yung clutch niya, malambot din. High and low, wala tong flasher mga bes. Signal light. Yan. And busina. Yan. Sa grip okay, makapit naman yung grip niya. So comfort lang pagdating sa pang long ride, okay na okay. Yung upuan niya, makapal din. Yan. So dalawa kasha rito, hindi siya ganun kahabaan yung upuan, no? Kasi malaki yung tangke niya. Tsaka yung fuel tank capacity nito, okay na okay. Kahit sabihin mong 175 to, matipid din to mga best, no? Mas magandang gamitin to kapag sa tricycle, no? O kaya pang bi-business nyo, okay na okay to mga best. So ayun, para sa price nito, ano yung price nito?
check natin or hingin na lang tayo ng price list nito. So ayan, check nyo na lang sa description box yung contact number tsaka yung price nito mga best. So ayan, puntaan nyo na lang dito sa may SYM Pulilan Branch. Ayos na ayos yan. So ayan nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So ayun, lagi nyo tatandaan, wala sa brand ng motor. Okay? Wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan mga best. So ayun, kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye.